Alam mo, sa mundong ito, libre ang mangarap. Kaya sige lang, taasan mo ang pangarap mo at huwag kang makikinig sa sinasabi ng ibang tao. Mag-focus ka lang sa bawat paghakbang mo, sa pag-abot sa pangarap mo. At huwag kang susuko. Dahil sa pagdating ng tamang panahon, ang minsang pangarap mo lang noon, nagkaroon na ng katuparan ngayon. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Gusto ko nang magpasukan. Tapos, sabay kami palagi ni Jasper papasok at uuwi. Tapos, sabay din kaming matutulog. Nasasabik na talaga ako. Kung pwede lang talaga na ilahin ko ang bawat oras eh. Gagawin ko talaga. Wala na din kasi talaga akong ginagawa. Kaya medyo naiinip ako. Tapos si Jasper, eto, nasa bahay lang kami palagi. Lagi kaming tulog. Kaya lang ito, isang hapon, nung magising ako mula sa mahimbing na pagkakatulog ko, wala na si Jasper dito sa tabi ko. Araw ng Sabado ngayon, nasaan kaya si Jasper? Kasi naman, wala din siya sa bawat sulok ng bahay. Tapos, di nagpaalam na aalis. Hihintayin ko na lang siguro si Jasper kaya ito, habang wala siya. Bumasok muna ako sa kwarto ni Tony. Pagpasok ko, nakita ko na nabibihis si Tony. Mukhang aalis din nata siya. Ibig sabihin, may iwan akong mag-isa dito sa bahay. Ben! Gising ka na pala. Kamusta? Wika ni Tony. Okay lang. Alam mo ba kung nasan si Jasper? Wika ako naman. Ben, hindi ko alam. Hindi ba nagpaalam sa'yo? Wika ni Tony. Hindi. Baka naman alam mo kung nasan siya, Tony. Wika ako. Naku, Ben. Pasensya ka na. Hindi ko alam kung nasaan siya. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa amin. May date kasi kami. Wika ni Tony. Ayoko nga. Baka mamaya maingit lang ako. Tsaka, Tony, ikaw ah. Kapag talaga may nangyari sa anak ni Kapitan Pablo. Nako. Bago ako mapagalitan, uunahin talaga kitang bugbugin. Wika ako. Ben, grabe ka. Kalmahan mo. Nasa mabuting kamay ang anak ni Kapitan Pablo. Promise. Wika ni Tony. Sige. Basta Tony ha. Umayos ka. Wika ako. Ben. Oo naman. Sige na. Mauna na ako. Tsaka di ko alam kung anong oras ako uwi. Huwag kang alis ng bahay ha. Baka mawala ka na naman. Wika ni Tony. Oo na, sige na. Umalis ka na, Tony. Wika ako. Kaya ito. Tuluyan ang umalis si Tony. Tapos ako, ito. Naiwan dito sa may pintuan. Sa harap ng bahay. Nakaupo lang ako dito. Habang pinagmamasdan ang bawat dumadaan. Iba't ibang tawa nakikita ko. Napapangiti na nga lang din ako kapag may napapatingin sa akin na nakangiti din. Pero si Jasper,
Namimiss ko na siya. Nasaan na ba kasi yun? Iniwan akong mag-isa. Kaya ito, parang napakalungkot tuloy ng bawat sandali. Pero, di naman ako dapat malungkot. Alam ko naman na babalik yun. Baka may binibili lang siguro sa labas. Kaya ito, para di ako mainip. Isipan ko na, lumabas na lang din. Hindi na ako maliligaw sa pagkakataong to. Kaya naman, kumuha lang ako ng pera tapos eto. Lumabas ako ng bahay at nagsimulaan na akong maglakad. Takip-silim na, kaya di na mainit maglakad sa labas. Tapos eto, ang daming tao. Sumasabay lang ako sa agos at kahit saan makarating okay lang. Medyo kabisado ko na din naman ng lugar na to. Kaya ito, naisip ko na mas maganda talaga ang dumabas ng ganitong oras. Bukod sa hindi mainit, mas madami akong nakikita ng mga kakaibang bagay. At taba, parang kilala ko yun ah. Kaya ito, lumapit ako kaagad. Uy, bata. Wika ako. Hello, kuya. Naliligaw ka na naman ba? Ang bobo mo talaga. Wika ng bata. Kaya ito, napingot ko siya nang di sinasadya. Ako yun naman eh, ang sakit na na. Alas matanggal na yung tenga ko. Wika ng bata. Ang bastos ng bibig mo eh. Wika ako. Eh, bakit ba kuya andito ka? Wika ng bata. Ah, wala akong kasama sa bahay. Medyo nainip ako kaya lumabas na lang ako. Wika ako. Ah, Sabado nga pala ngayon. Wala si Kuya Jasper sa bahay niyo. Wika ng batang magbabalot. Hala, paano mo nalaman? Wika ako. Eh, kapag nadaan ako ng Sabado dun, laging walang tao. Minsan, andun yung mataba. Wika ng bata. Ah, ganun ba? Eh, saan daw napunta si Jasper? Wika ako. Eh, kuya, sabi ng mataba, namimitas daw ng papaya si Kuya Jasper kapag Sabado. Wika ng bata. Napapaisip tuloy ako. Saan kaya namimitas ng papaya si Jasper kapag Sabado? Bakit din niya ako sinama? Para makapitas din ako ng papaya. Kuya Ben, samahan mo akong magtinda ng balot. Tapos, ipapasyal na din kita. Wika ng batang to. Sige. Gusto ko yan. Wika ako naman, kaya ito. Ako na yung nagbitbit ng basket niya na may lamang balot. Medyo mabigat pala yung dala niya. Tapos ito, habang naglalakad kami, sumisigaw siya ng balot. Tapos ito, para siyang tour guide. Mas marami pa siyang alam kaysa kay Jasper. Pero napapaisip talaga ako. Saan kaya namimitas ng papaya si Jasper? Sana naman mag-uwi siya ng papaya. Kasi masarap talaga yun kapag nilagay ng gata. Ang sarap nun. Kaya lang, bakit gabi?